Hello everyone, I am Basty Santiago and welcome to my YouTube channel. Hi guys, for today's video, I would like to call on my very special guest. So let us welcome my lovely YP. Okay, so tonight we will be answering 10 love questions. Okay, either in a relationship or any love questions. And as we continue our series for our 10th. Anniversary special. Yahoo! So, love you, YP. Ready ka na ba for today's video? Yes. Yes, okay. Let's do this. Let us now proceed with the first question. First question is, what are the things you are grateful for the past 10 years of our relationship? I'm really grateful because I know that we both mature together. For the past 10 years, I'm really grateful because I think hindi na tayo masyadong nag-aaway sa like mga petty things. And I think we are always praying before we really talk with each other. As we grow with the Lord, we also grow individually, and we impart also to ourselves, to both of us. So I think that's grateful. So for me, I'm so grateful because God is always there since the beginning, right? Since we started, God is there, and until right now, He's still with us. So we thank God because hindi niya tayo iniwan. Kasi siyempre, kung wala si God, definitely, baka yung relationship, it won't work. And I'm so thankful and grateful din sa mga friends na nakilala natin, di ba, along the way. Since we started as boyfriend and girlfriend, and then right now, na mas marami tayong nakilalang tao. I'm grateful din na kahit pa paano, may mga tao, young generation, that they are inspired with our love story. And I'm grateful kasi, just like what you have mentioned din, na we really matured. Para hindi na natin pa nag-aawayan yung mga bagay na pinag-aawayan ng mag-boyfriend, girlfriend. So parang, usually, yung mga indifferences, yun naman yung common. But I thank God that we're able to address kung ano yung mga issue natin in life, ano yung kailangan nating baguhin, or ano pa yung mga dapat nating masintindihin sa isa't isa. And with that, I'm grateful na mas nagiging stronger yung relationship, mas na-enjoy natin yung isa't isa. And lalo na yung ECQ, di ba? Parang I think that's the 9th year of our relationship. So kahit ECQ, hindi tayo nag-aaway. So parang we really enjoyed our time being together in this house. I'm grateful din kay God kasi God assigned us with people na mag-help talaga sa relationship natin. Yung mag-guide sa atin, iba along the way, kung ano yung mga bagay or struggle na pinagdadaanan natin. And those people are always there for us to help and guide us. And of course, to pray for us. Question number 2. What do? If there's a conflict or misunderstanding between each other? Go first. Okay. Usually, kapag may conflict or misunderstanding, depende sa kung ano yung emotion na meron. Kapag super extended, parang galit ka na or feeling mo, may masasabi ako na hindi maganda. So, I rather stay quiet. Ayan. So, parang minsan, hihinga ka muna. So, kapag may mga misunderstanding, usually, tatahimik lang muna ako or pumunta muna ako dito sa kwarto and mag-pray lang. Para at least, I know kung ano yung dapat kong sabihin or
I want to ask God kung ano ba yung dapat na nasabihin ko, di ba, to address the issue. And yun, and to analyze din kung ano ba yung mali ko, ganyan, and kung paano ko dapat i-approach or address yung ano, yung certain issue or ano man yung misunderstanding or conflict na nagkaroon tayo. And at the same time, kapag may mga conflict naman, usually, kailangan talaga magi-giveaway yung isa. So, kapag alam kong medyo inis ka or galit ka, so parang kailangan ano, malumanay lang yung approach ganyan. So, parang tatanungin kita kung paano natin i-resolve yung isang issue or conflict na meron tayo. So, sa akin naman, kapag galit talaga ako, di ba? I'm not really talking. Mm-hmm. Napakiramdaman ko rin yung sarili ko if I'm really ready to talk to you. Pero, mm-hmm. Kasi usually kapag you're asking me kung let's talk. Parang ako, I'm not yet ready. Baka masigawan lang kada or ko ano yung nasabi ko. Mm-hmm. So, through the years, I learned that I need to be calm. I need to think first before I speak. So, recently, I was doing that, diba? Yes. Mm-hmm. So, yun. So, I see to it that I'm really ready to talk to you. Mm-hmm. And of course, yung misunderstanding natin, I see to it also na na-resolve natin para the next time na mangyari ulit yun, alam na natin kung bakit or alam na natin kung how to resolve it. Mm-hmm. Right. So actually, I'm so thankful kay God kasi si Micah, sobrang nag-mature ka na when it comes to conflicts. Right now, parang before ako'y lagi inauuna mag-approach, pero right now, ikaw yung nauuna, mas naging humble ka na compared dati na kahit na ikaw yung may mali or ako man yung may mali, parang lagi ako yung nagsasorry tapos ipagdidiin ang mukha na yung mali ko. Number 3 question. Ito actually ang question to sa FB post ko. So, since magka-work kayo, ano struggle nyo as a couple? Kasi kami ni boyfriend, ayaw ko maka-work siya. Aha. Feel ko, masasakal ako. So, ikaw ba, Lavi? Ano yung ano? Struggle ba natin? May struggle ba tayo as a couple? Kasi magka-work tayo sa school, ganyan. We're both teachers in Pathfinder School. So, what do you think? Ano yung ano? Struggle na nakikita mo as a couple? For me, struggle, maybe nadadala ko yung work or my position inside the house. Which is, I need to really set aside yung position sa relationship natin. So, yun yung naging struggle ko for the past 9 years. Mm-hmm. So, recently ko lang talaga siya, ano, na realize that we need to really separate my position in work tsaka position ko here sa house. Mm-hmm. And during work naman, I don't see any struggle. Siguro yung mga ideas lang. Sometimes, may idea ako na sasabihin ko kay Basty and then he will disagree. And then, siya din, may idea siya na sasabihin sa akin, I will also disagree. So, mga petty lang na. Mm-hmm. So, yun. Yung major lang talaga, yung my position in school. Mm-hmm. So, yun. Pero hindi ko naman masyado ramdam yun. So, sa akin, struggle sa couple kung magka-work. I don't think may struggle. Kasi, since konti lang naman kaming employee sa school, parang I think mas bonded yung team namin. So we work as a team, lalo na kapag yun, gaya nga sabi niya, kapag may mga idea kaming dalawa, we're sharing our ideas, our thoughts, ganyan, on a certain things, especially for events, ganyan. So I think we're really working together as a team. Hindi ko siya nakikita na struggle. Siyempre pag kumakain, magkasabay din naman kami kumakain. It can be a struggle kapag, ano, kapag big company, lalo na siyempre kapag may mga friends kang ano, men, di ba? Tapos may mga friends kang women. So parang minsan, either mas minsan mas gusto mong kasama, ganyan. Pero I don't think it's a struggle for us. Siguro, nakita kang struggle kapag family, yung kasama mo sa work, hindi mo may iwasan na,
ayun, makita mo yung, ano, yung mga flaws ng isa't isa, we thank God that we can address each other naman kung ano yung mga dapat pa namin improve, ganyan. Minsan, it is like a competition, but we always think that we are serving the Lord as we work together. Kaya kung may mga ganun mang thinking, we just wanna ask God to really give us direction and at the same time, to give us light with a certain issue. Ayun. And I believe na kapag may mga issue naman tayo sa work, we always collaborate, we always talk to each other. Open communication is very important. All of us will work together as a team and as a family. Question number 4. Tips on how to keep marriage happy and successful. Your turn. Okay. First tip, kailangan yung mas maintindihan or mas kilala yung isa't isa. You must know the strength and weaknesses of each other. Ayun. So, for example, kapag magta-travel together, ayan, sino ba yung mas magaling when it comes sa direction? Ganyan. So, kailangan alam nyo yun. Kung sino mas magaling magluto. Ganun. Give and take, di ba? Knowing each other para alam mo kung ano ba yung magpapasaya sa kanya, di ba? So, the more that you know each other, mas may kilala niya isa't isa, of course. And at the same time, alam mo kung ano yung kiliti niya or kung paano na siya mapapasaya. Second tip, you need to make sure kung ano yung hobby niya, mas okay kung isusupport mo siya. For example, mahilig siya mag-picture. So, syempre, kung mahilig siya mag-picture, ako yung ano, magiging cameraman, ganyan, or photographer, para at least, diba? Kung ano yung gusto niya gawin, nasusuportahan ko siya, and masaya siya dun sa ginagawa niya. Third tip, syempre, you need to make sure na alam mo kung ano yung love language niya. Either service ba yun, it can be gifts, para at least kung ano yung love language niya, let's say, touch, diba, or gift, kailangan may ibigay mo yun para may share mo yung love na nagusto niya, di ba? Ikaw ba, Lavi? Ano ba yung tip number 4 natin dyan? So, tip number 4, you have to love his family because that's the way you really show and respect him as well. Lalo na yung mga mahal niya sa buhay, you have to really show love also, di ba? Sa family. Yes. Tip number 5, since na nagbabike kami together and work out together, I think that's really good bonding. Kung ma-work out ako, he's used to it na sinasamahan niya ako with that. If I'm working out, he's also there to work out with me. Mas naging bonded kami with that. Kasi parang na-share ko din yung mga skills and abilities na kailangan niyang i- exercise as well. So, I think na-unlock niya yung personality niya dun sa working out. Especially in biking. So, kami dalawa actually. Other than that, I want to share din na it's better kung meron din kayong regular na date. So, kahit mag-asawa na kayo, di ba? So, better na meron pa rin talaga kayong quality time together to have a great bonding. And yeah, di ba? Not only sharing with the hobbies that you both have. At least once a week, you have an exclusive date. And so, parang di ba mabalik lang sa boyfriend-girlfriend relationship. Mas nagiging intimate yung relationship nyo. Mas nakikilala nyo isa't isa pa rin, di ba? Kahit na mag-asawa kayo or kahit na matagal na kayo. So, better talaga that you really spend time with each other. Ayun. Tip number 6, do you really have devotion time together? Kami at night na ginagawa yun. So that, of course, God will be the center of your relationship. You can also rebuke each other on that particular time. I think you also need to read the book that will help your relationship as well. It's about marriage, so Basty will just share the links in the description box. Yes.